Hi everyone, this is me again, Ma'am Michelle, and welcome back to my channel. And for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano kumuha ng NBI online application. So if you are ready, just keep on watching. So first, pumunta lang sa clearance.nbi.gov.ph. So ganito ang lalabas sa system. Ayan, meron English and Tagalog data privacy content. So basahin nyo lang yan. After nyo basahin, i-click nyo yung I agree. So ayan, nakikita nyo sa system may advisory. So basahin nyo lang kung anong nakasulat dyan. So ayan, makikita nyo, first time applicants, renewal, and yung mga hindi pa naka-register sa NBI online. Andyan din yung mga valid ID. And then, close. So para sa mga may record na sa NBI online, ikiklik nyo lang yung sign in. Pero sa mga baguhan naman, sa mga first time magpa-registered online, ang i-click nyo po ay sign up. Ayan sa baba. Makikita nyo dyan, kung meron kayong NBI na issued from 2014, ang ilalagay nyo is yung yes, yung i-click nyo kung meron kayong NBI na issued from 2014. Tapos enter nyo yung NBI ID nyo. Kung wala naman, i-click nyo yung no. Then, mag-start na kayo mag-fill out. It's all about personal information pa rin. Kailangan active yung mobile number nyo kasi doon isi-send yung OTP number para makapag-receive kayo sa NBI. Don't forget na rin yung email address at password. Pakitandaan po ng password tsaka ng email address kasi pag once na naka-sign up na po kayo, magsa-sign in kayo gamit yung email address at password. Once okay na, click lang po yung I'm not a robot and sign up. So ayun, after mo mag-sign up, ito ang lalabas sa system. So kailangan mo lang siyang basahin. And then, pag nabasa mo na lahat, click mo yung I agree. So after mo ma-review yung information mo, i-click mo ulit yung I'm not a robot and then sign up. Ayan. And then lalabas yung OTP. So once na-receive mo na yung OTP, i-type mo dito yung one-time password. Ayan. So, i-copy-paste mo lang. Ayan, kung wala ka pang OTP number, pwede mo ulit i-resend. Pero kung meron ka ng OTP number, click mo lang yung submit. And then, ito ang lalabas sa system. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan tandaan nyo yung email address at password kasi magsa-sign in na kayo. Na-type nyo na yung email address at password, click sign in, and then, ayan ang lalabas sa form. Click
application form. So, fill upan nyo lang yung mga blank. Ayan. It's all about personal information. So, kailangan po lahat ng may asterisk na red, lahat po yan dapat naka-fill out. So, ayun, save information na po tayo. And then, once na-click mo yung save information, ito po ang lalabas. Profile. Nandyan lahat nakalagay. And then, submit. Yan na po yung NBI online. Pwede na po kayo mag-apply for clearance. Then, lagyan nyo po ng picture. Kaya lagi nyo pong tatandaan yung email address na nilagay nyo. And then, for confirmation, proceed na po tayo sa valid ID or sa ipipresentable papunta nyo sa NBI. Then, once nakapili na po kayo, ayan, type nyo lang po yung ID number and then close. Next step, dito po sa NBI branch, kung saan po kayo kukuha, kung saan ang branch po. So, i-click na lang natin for example, yung Alimol Cubao. Ayan. And then, ayan, mamimili po kayo ng date, kung morning or afternoon. Ayan. Click nyo lang po kung ano po yung available time nyo. And then, once na nakapili na po kayo ng date and time, andyan na po yung total ng amount and kung saan branch po kayo pupunta ng NBI. Andyan din po sa baba, scroll nyo lang kung saan po yung availability nyo na magbayad ng online, 7-Eleven, GCash, meron din po dyan Visa, Mastercard, Paymaya, Bayad Center. So, mamili na lang po kayo kung saan nyo gusto. Example, click natin yung 7-Eleven. So, ayan, so reminders, yun yung sa payment, tapos yung reference number. So, ayan, 130. 3 po ang pagkuha ng NBI online. So, ayan. Once na nakuha nyo na po yung reference number, screenshot po natin. Ayan. So, yan ang dadali natin sa Bayad Center or 7-Eleven. So, accept. And then, ayan na po. Pwede nyo na pong bayaran. Once na bayaran nyo na po, pwede nyo po siyang i-check online. Kung napulit kayo sa system ng NBI. And then, that's it. And if nagustuhan nyo po yung video ko, please share to others para po makatulong din kayo sa iba. Please like and subscribe to my YouTube channel and click mo din yung notification bell so that you will notify every time nag-upload ako ng new video. Thank you!
Thank you for watching, everyone. Sana po nakatulong po ako sa inyo. And lagay ko po kayo na maayos. Stay safe, everyone. And